Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Teresita Stoddard. Please subscribe. Paulap. Kailangan magdagdag ng ilaw. Natutuwa naman ako sa ating mga subscribers. Ito, si Meg naman ang nagpadala ng sa akin na nasan ba yun? Si Mags Curry. Eto, nakabili po ako ng 10 kilong bigas. Yung nanalo po siya ng 1K. Eto po pala yung nabili ko po sa aking napanalunan. Pasensya na po, ngayon lang kami nakabili, Lola Tess. Malayo po kasi ang bayan dito sa amin. Okay lang. Basta, importante, nabili niyo yung pangangailangan nyo. Nakabili po ako ng 10 kilong bigas, 2 vitamins, diaper na 66 pieces, biscuit na 2 pack, at seso juice, 2 box po na baon ng aking mga anak, ma'am. Maraming maraming salamat po. At God bless you always po. Thank you. At meron pa po palang 2 packs na wipes. Hihihi. Eto, papakita ko. Ayan ang nabili niya. Ayan. Nakakatuwa, ano po, kahit pa paano, masarap sa pakiramdam, nakakatulong pala kami. Ilang, sabi ko, 2 taon na kami. 2 taon na ba kami? Tingnan ko nga kung ilang taon na. Alam ko, ano eh. Alam ko nga, 2 taon na, pero gusto ko pa rin makita. Paano, saan ba titingnan yun? Hindi ko makita kung ilan taon na nga. Ah, yun nga, sumali ako, joined February 15, 2021. 2 years na nga po pala kami. Sumali ako noon February kasi magbe-birthday yung anak kong kinuha na ni God sa atin. Nagdadasal ako. Bigla ako napapunta sa backyard namin. Tapos may nagsabi sa akin, mag-video ka, mag-vlog ka, tumulong ka sa mga tao. Ano kaya may tutulong ko, nandito ako sa Amerika. Wala naman akong alam na basta mag-vlog ka. Para sarili ko lang siguro yung kinakausap ko. Iga-guide kita, tutulungan kita. Tapos, ayun nga. Tapos sabi ko, sabi ni Edison, Mim, magparapol tayo. Sabi ko, wala akong trabaho eh. Nagbakasyon kami sa Florida, sana kung si Alex at kay Marlene. Nagpipray ako habang nasa biyahe kami. Sabi ko, God, bigyan mo po ako ng mabait na at isang baby na alagaan ko. Kasi pipilapilantod pa po ako noon eh. Dahil itong tuhod ko na surgery. Tapos nung may pumasok na message. Yung isang dati kong employer na rekomenda ako. De, sinabi ko, ang kalagayan ko, sabi ko, ganitong edad na ako, ewan ko kung pagkakatiwalaan niyo ako sa anak niyo, na surgery pa ako sa tuhod, hindi pantay ang lakad ko. Sabi naman, imi-meet daw nila ako. Sabi ko, sige, pagdating namin dyan, pagbalik namin dyan sa Maryland, makikipagkita ako sa inyo. Tapos nung then nag-drive na ako, nakita ko, sabi ko, naku, ang taas, bato, batong hagdanan, para makarating sa kanila. Nakita niyo po yon sa mga una kong vlog. Sabi ko, paano kung aakyatin yan? Tapos may daladala pa akong baby, akyat ko na ako sa mataas na hagdanan na yan. Kainan po tayo.
Alam niyo po ba yung hagdanan na yun? Yung ako natutong umakyat ng normal. Ganyan. Dati, akyat yung isa, susunod yung isa, akyat yung isa, susunod yung isa. Eh doon po, ito yung umagang papanik ako, sinanay ko po yung sarili ko. Talagang sinikap ko matuto ng umakyat ng normal. Kaya ganyan na. Yan. Sinabi ko sa mga employer ko. Yun nga pala, dahil in-interview nila ako. Sabi ko, eto ako. Ako'y magsa-75 years old na next year. Tapos sabi nila, hindi raw ako mukha. Ganun. Sabi ko, hindi normal ang paglalakad ko. Eh, sinubukan nila ako. Then, nandun na sa kalas, mga 4 oras. Kwento, alaga ng bata, pinabayaan nila akong panik sila sa taas, computer nila. Eh, siyempre, mga ganyan, may mga monitor po yan, nakikita ko ano ginagawa natin. Kahit wala pa silang monitor, talagang ako po ay gagawa ng dapat na gawin. Hindi po, lalo na, unang araw ko, hindi obserbahan nila ako. Tapos sabi nila sa akin, bumaba sila, kamuntik pang malaglag sa hagdana, nagmamadali sila. Sabi, pwede kang mag-umpisa ngayon. Sabi ko, as in now? Yes, now. Can you? Sabi ko, sure. Sabi ko, paano ito? Di ba ako nag-breakfast eh. Pakainin kaya nila ako ng lunch. Pinakain naman po nila ako ngayon. Hanggang ngayon, pinakakain nila ako ng lunch. Na nag-umpisa nga, sabi ko, oh God, thank you. Binigyan mo ako ng trabaho magaang. Maliit lang po ang sahod. Siyempre, part-time lang. Nag-umpisa ako sa 3 oras. Tapos, 4 oras. 5 oras. Ngayon, 6 oras na po. 6 oras na trabaho sa kanila. Pero okay naman po. Nung Biyernes, nasaktan lang ako doon sa sinabi nila na yung isang Pilipina nga din drive sa kung saan yung alaga. So madalit sabi, na-fired out. Sabi sa akin, huwag ko raw gagawin sa anak nila yon. Sabi ko, when we talk about child, there should be love. And if there's love, there's a future. Because these children are the future. We should nourish them. We need to nurture them. We need to take care of them. Pero nagdamdam po ako. Mahigit 1 taon na ako sa kanila. Pagsasabihin nila ako, huwag kong gagawin nyo sa anak nila. Eh, ang limit-limit lang po ng pagdadrive ko sa kotse. Si Ron binibilang yung mileage. Kotse po kasi niya yan eh. Pero, okay naman. Noong gabi niya, siyempre, nag-live kami ni Edison. Hindi ko sinabi sa kanya. Bakit pala sinabi sa akin yan? Ngayon, kagabi, kahapon pa pala nangyari. Sabi, magpahinga ka nga. Pero minessage naman po nila ako kasi ang haba ng litanya ko eh. Sabi ko, nung pumunta ako rito, si Senator Barbara Mikulski ang nagbigay sa akin ng visa para makarating dito. Nung kami naman ni Ron magpakasal, kasi si Ron mahawak ng sikreto ng Amerika, hindi siya pwedeng magpakasal sa foreign national. Ano magagawa nila? Kasal na kami. Dito nandungan naman kami ni Congresswoman Constancia Morella. Kaya naayos ang papel ko rito. Naging citizen ako. At nakuha ni Ron ang mga anak ko dito kasi nandali niya ako sa immigration. Sabi ko, pinakasalan mo ko. Eh, kasama lahat ang mga anak ko dito. Pakids din tayo. Hindi pwede nga ko lang pipetisyon mo. Ayun. Gumigising siya ng madaling araw para makausap yung nasa U.S. Embassy dyan sa Pilipinas. Nakarating naman po sila dito. Ama ng Diyos. At nagpapasalamat at pray God. Binigyan niya kami ng Ron. Na kami po inaayos ang papel namin dito. Dahil nung wala po akong papel, pag nasa party, hoy ikaw,
Pagtawag sa immigration, dadamputin ka na agad dito. Sabi ko, ha? Dadamputin agad, di ka na naawa sa mga anak ko. Paano ko silang bubuhayin? Nasa college na yung iba. Siyempre, kasama po ang maraming dasal, maraming luha, maraming sama ng loob. Nakaraos naman po. Kaya, eto, masayang buhay. Kaya sabi ko sa amo ko ngayon, wala akong problema sa buhay, masaya-masaya ang buhay ko. Kaya, basta po pag may problema tayo, idilit-dilit lang, lagay natin sa kamay ni God ang ating buhay. Dahil siyang gigising sa atin sa araw-araw eh. Ayan, nagmamadali naman po ako. Dahil isang oras akong nagsasayaw. Exercise. Para sumigla ang katawan. Okay naman po ako. Friday po yung surgery. Kaya Edison, wag na wag kang hindi pupunta dito. Kasi isang mata lang gagana sa Friday sa akin. Tulungan mo ko. Pwede mong isama si Marison. Binili ko siya ng upuan. Leather pa. Para hindi siya nakaagaw ng upuan. Kaya, okay po. Pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Natutuwa ako. Sana po kaysa picture, video po ang ipadala nyo sa akin para ma-upload ko. Mapanood nyo naman ang sarili nyo. Kasi memory po yon na habang nabubuhay ang YouTube, nandyan tayo pag na-upload ko yung video nyo. I-upload nyo, wala lang pong tugtog. Basta, eto, Lola Teso, nabili ko dun sa napanalunan ko. Masayang-masaya kami mag-aanak. Ganon. Inihintay ko yung mga Lee family. Sana i-video nila kung anong bili nila. Maliit na bagay po, pero nakakataba ng puso sa amin. Okay po, thank you, thank you. Kaya, happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, healthy, and blessed world to all. We all love you. Pagpalain po tayo natin pong may kapal sa mansulok na mundo. Naroon tayo. God bless us all. Thank you, thank you. Pag may nakita po kayong commercial sa mga video ko, huwag nyo pong i-skip po. Okay po? At subscribe po. Magpa-subscribe pa. Thank you sa aking mga bagong subscribers. Welcome to my channel, Teresita Standard. Ang ating... Thank you. You're so very kind to us. Thank you, thank you, thank you. You're so very kind to us. Thank you, thank you, thank you. You're so very kind to us. Thank you.